Hey, yo, what's up mga kuis? It's me, Martin Eigenman. Hey, yo, what's up mga kuis? It's me, Matthew Emmanuel, and welcome or welcome back to my channel. For today's video, mag-unbox na naman tayo ng panibagong product. Nakita nyo naman sa title and sa thumbnail yung i-unbox natin. Pero bago muna tayo magsimula, pasok muna intro. Pakita ko na rin pala sa inyo yung pinapa-unbox sa akin ni Ninang, pero hindi ko na nga na-unbox kasi nga ang tagal ko raw. So ito yung nabili nila sa Shopee, wireless earphone o yung Bluetooth earphone nga na tinatawag. Ito yung itsura niya, papakita ko sa inyo. Ayun yung may pa-Wi-Fi sa taas, may Wi-Fi logo sa taas, pero di ko alam kung paano ko na-connect sa Wi-Fi yan. Tapos ito yung power button niya. Tapos ito yung cord niya, pag lobat na siya, i-charge mo na siya. Alam niyo naman siguro kung paano siya ikabit sa wall adapter. So yun lang naman, binigay na rin to sa akin ni Ninang. Actually, dalawa to. So itong isa, binigay niya na sa akin. And di ko lang din alam kung magkano yung presyo ng isang ganito. So yun, salamat nang, yun lang naman. I-haul ko na rin yung pinamili namin sa Babin. Earphone lang naman siya. Ito yung pinamili namin, yung universal earphone. Nagkakahalaga nga ito ng 199 pesos. So yung pinili namin kulay, itong black and white. Sa akin na lang itong black kasi black naman yung cellphone ko. And bumili kami ng earphone kasi nga sinira niya yung earphone ko. Tapos bumili siya ng sa kanya rin kasi walang earphone yung Realme. Alam niya naman pag budget phones, wala ng earphone. Next naman yung mga freebies ni Realme 5 na binigay nga sa amin. So dito lang siya nakalagay sa my phone bag, and na-disappoint ako kasi dapat pag Realme yung binili mo, that Realme bag din yung matatanggap mo. Pero okay lang yan, yung cellphone naman yung habol natin. So unang makikita natin dito is yung selfie stick. Ayun yung itsura niya. Ito lang yung mga typical na monopod na mabibili. So ito yung itsura niya. Ito yung itsura niya, plain black lang siya. Tapos ito yung shutter niya. Tapos dito may kakabit yung cellphone mo, yun sa may earphone jack. Tapos sunod naman na freebies, dalawa lang naman siya. Ito, portable gamepad. Ito na yung last na freebie. Ito yung itsura niya. Yung pang gaming te. Ayan o, yun may ilalagay yung cellphone mo. Tapos ito yung controller. Yung joystick ba yun? Basta ayan. So yun lang naman yung previous na tong Realme 5, dalawa lang siya. Punta na tayo dito sa Realme 5 unboxing. By the way guys, hindi to sa aking cellphone, sa kapatid ko to. Baka may magtanong na naman na bago na naman yung cellphone ko, hindi po to sa akin, sa kapatid ko po to, uunahan ko na po kayo. Ito na nga yung box ng Realme 5. So full weight na yung box niya, hindi siya katulad nung sa Realme 3. Nag-upgrade na talaga si Realme ngayon, kaya yun. Ito dati yung kulay ng box ni Realme 3, nung in-unbox ko siya, yung Realme 3 ni Ninang. Kung di nyo pa yun napapanood yung unboxing ko, dun click nyo lang yan. So ito na nga yung unit niya, Realme 5. Tapos may nakalagay dito na 5,000 mAh battery. Tapos yung quad camera, so pang malakasan na apat na yung camera niya sa likod. Grabe tong Realme 5. Nag-upgrade na talaga si Realme ngayon. And ito nakalagay, may nakalagay na siyang tawag dito yung model ng phone. Ito na nga yung Realme 5. Tapos dito naman is sa gilid niya is yung Realme 5. Dito rin sa kabilang gilid is Realme 5. Dito naman nakalagay sa likod o sa dito sa ilalim is yung konting specs niya tsaka yung IMEI. Nakalagay na rin dito yung 4GB RAM tas yung 128GB ROM o yung internal storage niya. Grabe tong Realme 5, yung specs niya napaka hayop. Yung variant pala na kinuha namin is yung 9,990 pesos. Kaya yung specs niya is yung 4GB RAM and yung 128GB ROM. Grabe yung specs niya sa ganong price, 10,000 lang. Kaya ire-recommend ko talaga sa inyo tong Realme 5 na bilhin, lalo na kung gamer kayo and vlogger. Kaya yun, sobrang laki ng malalagay nyo dito sa phone na to. So buksan na natin siya. Ayan yung unang makikita natin pag binuksan natin yung box. May maliit pa rin na box and may nakalagay, "Hey, welcome to Realme family." At ngayon ko lang to nakita kasi nga dun sa Realme 3 wala pa siyang ganito. Tapos ito yung pangalan niya, Realme. Tapos ayan, ito na yung small box niya. Tapos sa likod may nakalagay rin na text, "Let's embrace a new journey." So new journey na talaga yung Realme natin ngayon. Sobrang upgraded na talaga siya.
And yun, kagabi namin to nabili and ngayon ko lang siya i-unbox ng umaga kasi nga antok na kaming lahat. Kaya ngayon na lang namin siya i-unbox. So, ayan na yung phone, nakikita na natin. At na-tempered na rin to dun nga sa bobbin. So, ito na yung phone niya. Sobrang ganda niya. Crystal blue yung napili naming kulay. So, by the way, dalawa pala yung kulay ng Realme 5. Isang crystal blue, tapos isang crystal purple. So, dalawa lang yung kulay na pagpipilian sa Realme 5. Di ko lang alam sa Realme 5 Pro kung marami yata siyang kulay. So, ayan na nga yung phone. Sobrang na-excite na ako buksan at ipakita sa inyo. So, bago muna tayo pumunta dito sa phone is pakita muna natin yung mga accessories niya sa loob. So, ayan, bago pagkatas natin siyang ilabas yung phone, may makikita tayong ganitong karton. Hindi ko alam kung ano to, pero ito yung sa likod ng phone. Yung, ayan nyo, yung dito nyo, kung magigits nyo ako. Basta yan yan, yung ganyan. Patungan niya. So, ito yung makikita natin, isang wall adapter. Ayan siya. And, bagong-bago na rin siya, meron siyang pa-yellow dyan, may pa-gold siya dyan na kulay. Dito rin sa cord, meron din siyang, ayan o, yellow. May yellow-orange na din siya. May pagka-gold na rin siya dyan. Kaya, social siya. Pero, medyo na-disappoint pa rin ako kasi sa ganitong era, ano pa rin siya? USB cable pa rin siya. Hindi pa rin siya yung Type-C. Pero, sabi ng iba, yung Realme 5 Pro daw is Type-C na daw siya. Kaya, kung gusto niyo na Type-C, mag-Realme 5 Pro kayo. Maganda rin naman yung specs nun. So, ito yung laman ng maliit na box. Ito yung nga yung case. Una nating may kita. Yung case niya, soft case lang. And yan, meron siyang pa-black na ano dyan, na kulay. Medyo black na yung case niya dyan. And ilagay na natin yung case para hindi siya magasgasan. Ayan, ang pogi niya na. Tapos, ayan nga. Ito yung mga may kita natin, na ibang may kita natin. Itong quick guide. Ayan, quick guide na yan. Quick guide ng Realme. Tapos, itong important information guide na talagang hindi naman talaga natin binabasa. Kaya dyan na lang muna yan. And et, ano pa bang makikita dito? Ito na nga yung SIM tool ejector pin o yung ginagamit ng panundot nga dun sa ano SIM card tray. So ayan lang naman yung makikita natin dyan. And yun, buksan na natin tong Realme and Realme 5 and magbibigay ako ng konting specs. May kita natin dito sa screen yung small notch niya na tinatawag nga ni Realme na small notch. Sobrang liit na nga lang ng camera niya na ngayon. And yun nga, dito din sa likod yung apat na camera o yung quad camera setup nga na tinatawag. Ayun sa taas, meron dyang border na gold. Tapos ayan yung pangalawang camera, pangatlo at yung pangapat na camera. Dito sa tabi is yung flashlight. Tapos dito naman nakalagay yung fingerprint sensor niya. Na real mounted na rin yung fingerprint scanner niya. So may kita nyo naman dito sa right side ko na left side nyo yung power button. Ayan nga siya, may kita nyo dyan. Dito naman sa left side ko na right side nyo, may kita nyo dito yung volume button. Tapos yung SIM card tray. Dito naman sa baba, may kita nyo dito yung 3.5mm jack o yung earphone jack. Sa tabi niya naman is may microphone. Tapos sa tabi naman nun is yung charging port na USB cable pa nga rin, na hindi pa Type-C. Tapos dito naman is yung loudspeaker niya. Sobrang lakas nga ng speaker na tong Realme 5. And yun, ilalagay ko na lang dyan sa screen yung mga specs na tong Realme 5. Tour ko naman kayo dito sa rear camera niya. So, ayan, nakapoto lang siya. So, ito yung may makikita natin. Itong flashlight, HDR, itong ultra-wide lens, itong chroma boost, itong filter, tapos yung settings. So, punta naman tayo dito sa portrait. So, ayan yung portrait niya. Meron tayo ditong filter din. Pwede mo rin siyang lagyan ng filter.
Susunod naman dito sa photo. Tapos meron din siyang beauty rin. Ayun yung mga nakalagay sa beauty niya. Ayan, pwede mo siyang iganyan. Taasan yung beauty niya o yung AI niya. Dito naman sa video. Dito ako na-impress sa video niya. May flash din. Tapos itong 4K. Meron na siyang 4K video. Sobrang nakakatuwa. Kaya pwede ito sa mga vlogger. Lalo na sa mga low budget lang. Pwede niya to. Kasi 10,000 lang naman tong cellphone na to. Ito yung quality niya. May 720 pixels siya. 1080 pixels. Tsaka 4K video. So, sobrang lilang niya na pag nagbi-video ka. So, ayan din, meron din tayo ditong nightscape, may panorama, may expert, may timelapse, tsaka slow-mo, tsaka ultra macro. Punta naman tayo dito sa front cam. So, ito yung makikita natin sa front cam. Ito yung video niya, hanggang 1080p lang yung video niya, pero may 720p din. So, ayan, ito rin, meron din filter pag gusto mo mag-video ng may filter. Ayan yung may mga filter na makikita natin. Kalkalin nyo lang yan, and yun, makikita nyo siya. So, sunod naman, dito tayo sa photo. So, ayan yung makikita nyo sa photo. Meron din ditong panorama tsaka timelapse. Ayan siya. Ayan, panorama tsaka timelapse. Meron din ditong beauty. Katulad dun sa Realme 3, may smoothen, may thinner face, may smaller face, chin, bigger eyes, smaller nose, touch up, tsaka 3D. So, yun lang naman. Ito, meron din portrait. As ayan. Yan din yung portrait niya. Ayan yung mabiblur yung background. Parehas lang naman sila ng beauty ng photo. So, yun lang naman yung makikita natin dito sa front cam. Tapos, meron din siyang settings. Ayan yung settings niya. Kalkalin nyo lang yan and marami kayong makikita. Sobrang linaw talaga na camera na tong Realme 5. Yun lang naman yung masasabi ko. Yo, what's up mga guys? It's me, Matthew Emmanuel, and ginagamit ko na nga tong Realme 5 for vlogging. Front video camera yung gamit ko sa kanya. So far, so good naman. Malinaw siya sa mukha ko. And try natin kung walang ring light. Ito kasi yung video na may ring light tayo. And try natin i-off yung ring light ngayon. So ito yung video niya. Video cam niya, yung front video cam niya pag walang ring light. Medyo okay rin naman siya. Medyo malinaw-linaw na rin naman siya. Para sa akin, okay naman na ito yung gantong camera. Ang mga nagustuhan ko nga dito sa Realme 5 is yung 5,000 mAh big battery niya. Sobrang tagal na nun bago malobat, kaya marami ka na rin magagawa dito sa cellphone na to. Tapos yung pangalawang nagustuhan ko is yung quad camera setup niya. Malilinaw na nga yung camera, tapos may 4K vid pa sa rear video niya, kaya malinaw-linaw na rin pag nag-shoot ka ng mga videos. Tapos nagustuhan ko rin yung ultra wide lens niya, kaya kahit gusto mo ng malawakang picture, magagawa niya. Tapos yung nagustuhan ko rin is yung malaking storage niya, 128GB internal storage, tapos yung 4GB RAM niya. Yun lang naman yung mga nagustuhan ko dito sa cellphone na to. Tapos nagustuhan ko rin yung presyo niya, kasi nga, 190 pesos lang. Ang nagustuhan ko rin dito is yung mababang presyo niya, na sulit talaga na 9,990 pesos lang. O i-round up na natin ng 10,000. So, 10,000, ganito na yung mga makukuha mong specifications. So, mare-recommend ko talaga to sa inyo. So, yun lang naman yung video natin for today. Hanggang dito lang itong video to. Salamat sa panonood. Kung di ka pa nakasubscribe, is mag-subscribe ka na and click the notification bell para ma-notify ka sa every upload natin. At kung nagustuhan mo to, please give it a thumbs up and comment down below kung may mga video suggestions kayo. Kaya hanggang dito na lang talaga. Maraming salamat sa panonood. Bye-bye!